padayon nga nagasaka ang kaduruhon kang mga natapikan kang HIV/AIDS sa Antique. Ginbuyagyag ni Provincial Health Office Dr. Rick Noel Nasyungayo nga halin kang Enero hasta Hunyo kadyagid lang mga tuig 2017 sandang nakalista kang onseran ka mga kaso. Suno kay Nasyungayo nga tungod ka dyan, nagdangatan sa 88 tanan ang adang nalista ng mga antikenyo nga natapikan kang HIV/AIDS humalin kang sanda ang nagumpisa sa pagpanglista kang tuig 1984. Suno pa ka na nga kalabanan sa mga natapikan ang nagaedad 15 hasta 34 anyos kag mga ginakabig nga bisexual kag homosexuals. Ang kaso ka HIV/AIDS common tana related sa sexual practices natin. So the bisexuals and the homosexuals are the most affected. No? Advocacy ang information dissemination natin, no? Kag talaga dyan, bali may diagnostic kita nga procedure nga gina-offer for free na for those who want to avail of the test dito sa province, in particular sa Angel Salazar. No? Libre dyan tayo nga pag-test. No? Kag, kuning kaso nga may findings kita, then may confirmatory kita sa Manila, dyan confirmatory, and after that, may mga support mechanisms kita nga ginatugro kananda, especially ang bulong. Sunod natin ang atin nga Republic Act. No? Kag ang atin ng mga health workers, kinatinguhaan gudrian nga ang ma-maintain gud because foremost rian ang confidentiality. Angat ka dyan, ginapahanamdam gini na siyong gayo nga. Tanan natin yung mga pumuluyo, especially yung atin yung mga pamatan. And basic gihapon, no, nga, ang may mga bagay kita nga mga ginapaubra or urubrahan na dapat magsunugid sa panahon. No? Ginapamaan natin nga ang indiscriminate na sexual activities, especially ang mga hindi balakang mga traditional natin na mga aktibidades, amudyatana ang nagapataas kang risgo. No? Kung STI or sexually transmitted infections and or HIV/AIDS ang paggambalan. Sunod pa kay Nasyungayo nga halin kang 1984, sandang nakalista kang apat ka mga antikenyo nga napatay tuga kang HIV/AIDS. Sa namanan nga kang Lunes, ang kamiting ang ipatigayon kang Provincial HIV/AIDS Council agadusisaan kaglantawon kung ano ka-epektibo ang mga programa ginapatuman ka mga ahensya ng miyembro ka dyan. Kaimo kay Erwin Icarce para sa Balita Lakayan Update, Joy Petron Vego.